Hello guys, it's me, Yuki, and today what I have here is yung super trendy or nauuso ngayong Venetian dual roller blinds na wherein maybe you already saw this dun sa Facebook Marketplace and yung pinaka-common or dun sa mga friends ninyo na nag-install na nito. And I have here one that I bought sa Shopee. Itong kinuha ko is 150 cm by 180 cm. Many of my friends already asked me sa Facebook if madali lang daw ba install or paano daw ba install to. So I just decided to make this video to give you some insights about it. In case na ma-receive ninyo yung blinds ninyo na medyo tanggal tong piece na to, itong pinaka nasa baba na dulo na meron siya nitong clear plastic one. Ayan, kung natanggal to, please don't panic. Huwag kayo kagad mag-panic kasi pwede nyo naman siyang ibalik din. Ganun kasi yung experience ko. Akala ko sira siya. Pero ayun, apparently naibalik ko naman siya kagad. Just snap it back here. Pero definitely dahan-dahan. I think I saw one of the review post na yung na-receive niya is bali yung mismong plastic dito sa loob. So yung nandito bali na. So kaya nakalaylay na itong mismo bakal na ito kaya hindi niya maibalik. Pero hindi rin natin masabi kasi baka mamaya yung user is pinilit niyang ibalik or mali yung pagkakabalik niya or pwede din sa delivery kaya nasira yung mismo item. So make sure to leave a note doon sa inyong mga pagbibilhan na pakicheck ng maayos kung okay ba yung item. Once you receive the item, I suggest na i-mount nyo muna siya doon sa window ninyo before you spread or before you try to use the blinds to see if kung may damage ba or wala. Kasi baka tendency mas magka-damage siya kapag ni-roll out ninyo yung mismong blinds na hindi pa nakakabit ng maayos or i-spread nyo lang siya ng ganyan sa sahig then try to use this para makita ninyo kung may damage ba. So mas maganda kung nailagay nyo na muna siya ng maayos. So the blinds also includes yung screws na gagamitin ninyo para ma-mount nyo siya sa wall. Ayan, kasama na yan doon. And as well as these metals, ayan, dalawa. Actually, ito lang yung ito yung pinaka-importante dyan. Ito kasi yung parang magiging pinaka-hook niya kung saan ninyo i-attach yung mismong blinds. Then, kung nasa taas yung paglalagay niyo ng screw o yung surface, you can put the screws here, pataas. So, para dito niya sa surface na to, malalagay. Yan. Or, kagaya nung sa akin, which is dapat nasa wall siya nakalagay, you need this one as well. So, for this one, to combine them, just simply, yan, here, and then, twist nyo lang siya. So, ayan, secured na yan. Just remember na itong part na to ang dapat nasa loob and ito yung nasa labas. At first kasi hindi ko masyado na-gets agad-agad dahil walang manual na included dun sa mga blinds. So I have to figure it out pa kung paano talaga yung pag-install kasi first time ko lang din. Then, ayan, dito nyo siya i-screw. There, sa loob. So patagos siyang ganon. Patagos yung screw nyo na ganon. Not necessarily naman na gumamit kayo ng dalawang screws for the holes. Ako, okay na sa akin yung isa lang. Yan. Very secured naman siya. Hindi naman siya nalalaglag. So, ayan. So, ganito yung kanyang tsura. For you to be able to put this or combine this dun mismo sa blinds ninyo, itong parang pinaka-hook or pinaka-clip niya, all you have to do is itong part na to. Ayan, nakita nyo. Para siyang hook. You need to put it here dito sa bakal na naka-extend na to. Ayan. Ayan. I-click nyo lang siya ganyan. Then, i-press nyo yung sa likod. Mag-snap na yan. Then, pwede nyo siyang i-move up and down. Ayan. Kung tatanggalin nyo rin naman, so, yung purpose nung parang malapad na bakal doon sa likod is for you to squeeze it or press it para ma-release ninyo yung pagkakaklip. So, ayan. So, again, lalagay nyo ulit. Ayan. Click. Mag-snap siya. Then, ayan, para matanggal yung pagkakalagay. Madali lang siyang ilagay ngayon kasi hawak-hawak ko pareho. So, kitang-kita ko. Mahirap siyang ilagay kapag ito kasi kailangan nandun na siya mismo sa pinaka-wall mo. So, you need to screw this first sa wall before you put this. So, ayan. Kailangan
nakalagay na siyang ganyan. So, buhat-buhat mo yung buong weight nung blinds mo. Especially yung sa akin. So, mahaba siya, 150 centimeters. Kailangan mo talaga ng kasama for you to be able to put this ng maayos. Kasi yung dalawang kamay mo naka-concentrate dito sa paglalagay ng clip at saka nitong paghahawak ng blinds. And ito medyo baka kasi sa sobrang press mo dito, kailangan mo rin ingatan kasi ayan, baka mayupi, baka may part na magkaroon ng dent. Just to mention as well guys, na hindi ganun katibay yung clear portion nitong blinds. Masyadong manipis yung strands or thread na nandoon sa design niya clear. So I suggest na doon kayo mag-iingat na huwag siyang ma-damage kasi madali siyang ma-rip off or masira doon sa portion na yon. So ayan, I think for cleaning the fabric dito sa blinds ninyo, maybe you can just use feather duster para matanggal yung mga dust or yung mga dumi niya. But I suggest na mas magandang gumamit ng vacuum cleaner, especially yung may brush na it. But of course, huwag niyong i-brush siya ng madiin kasi ang tendency naman nun, pwede niyang ma-damage yung fabric, especially dun sa part na medyo transparent or manipis. So ayun guys pala, advice ko lang na kapag i-roll out niyo or parang itataas niyo na yung blinds niyo, make sure na itong bakal sa dulo na white is nakalaylay lang siya ng diretso. Hindi siya nakaslant kasi ang tendency kapag nakaslant siya tapos itinataas niyo yung blinds niyo na hindi niyo napansin, pwede niyang masira yung fabric doon sa gilid kasi pwede mag-cause ng parang kinain nung pag-roll ninyo yung gilid na portion ng fabric. As a reminder pala guys, kapag kukuha kayo noong size nitong blinds, kasama sa size computation itong nasa gilid na to. Wherein, for example, this one is 150 centimeters, but the actual width of the fabric itself is just 147 centimeters. So may less siya na 2 to 3 centimeters kapag bibili kayo. Importanteng malaman to because kapag pumili kayo na mas maliit doon sa actual window width ninyo, ang tendency niyan magkakaroon ng siwang ng liwanag dito sa gilid. Wherein for me, I think, hindi siya ganun kagandang tingnan. So, am I going to suggest it na bumili kayo nito? For me, yeah, okay naman siya. Kasi yung sa old curtains ko, medyo bulky siya tingnan. Nung ginamit ko na ako, in-install ko na itong blinds, mas nagmukhang maluwag yung room ko and mas nagmukhang organized. Kasi yung nitis niya, is nandun na siya syempre sa gilid ng wall, almost kapantay naman niya yun, mas maayos siya as compared doon sa traditional curtains. So there you go guys, thank you for watching my short review video for this one. I hope nakatulong ako for you to be able to decide kung bibili rin ba kayo ng ganitong blinds. Please subscribe to my channel for other review videos. You can check my playlist guys. Thank you.